Kung gusto mong maging masaya habang tumatanda ka, tanggalin mo na ang siyam na habits na ito. Habang tayo ay tumatanda, syempre may mga bad habits tayong kinakapitan. At yan ang dahilan kung bakit hindi tayo masaya. Ano ang siyam na habits na ito na dapat nating tanggalin sa buhay natin? Number 1, pagkukumpara. Huwag mong ikumpara ang buhay mo sa buhay ng iba. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi mo ma-appreciate ang mga nakamit mo sa buhay. Dahil sa ibang buhay ka nakapokus. At syempre, it's one of the biggest joy stealers. Minsan ang sinabi ni Theodore Roosevelt, comparison is the thief of joy. Sa totoo lang, yung mga taong nakikita mo na sobrang yaman, sobrang fit ng katawan, o yung mga tao na masarap ang lifestyle, akala mo lang na perfect na ang buhay nila. But the reality is, there's no such thing as a perfect life. Kapag patuloy nating ikinukumpara ang ating sarili sa iba, tayo na rin ang nag-set ng ating sarili para sa kabiguan at kawalang kasiyahan. Paano ka sasaya kung sa iba ka nakatingin? Paano ka sasaya kung hindi ka kontento sa mga naabot mo? It's a habit that rarely leaves room for joy or contentedness. Mag-focus ka sa sarili mong journey. I-celebrate mo ang iyong tagumpay, maliit man yan o malaki, at matuto ka sa mga kabiguan mo. Kung ano man ang nakamit ng iba, hindi ibig sabihin na dapat kamtin mo rin yon. Pero pwede naman, pero isipin mo rin ang mabuti kung talagang kailangan mo ba mga bagay na yon. Appreciate what you have while striving for what you want. So next time you find yourself in the comparison trap, take a step back and reevaluate. Alam mo kung gaano kahirap tanggalin ang bad habit na ito. Ngunit maniwala ka man sa akin o hindi, sulit na sulit ang pagtanggal mo nito kung gusto mong tumanda ka ng may kaligayahan at kagalakan. Number 2, pag-iisip sa nakaraan. Huwag mong hayaang mawala ka sa ngayon dahil lang sa kakaisip mo lagi sa nakaraan. Sang-ayon naman ako na lahat tayo ay may negatibong nagawa sa nakaraan. At pinagsisihan natin yon. Kung mabalikan ko lang ang nakaraan, hindi ko sana ginagawa mga maling bagay. Pero hindi ko nahawak ang nakaraan. Naging memory na lang ito. Kapag lagi mong iniisip ang nakaraan at laging may mga what ifs sa isipan mo, babagsak ang kaligayahan mo dahil nawawala ka na sa ngayon. There's no point dwelling on a past you couldn't change. Decide to focus on the present moment. May mali ka mang nagawa noon, yun din naman ang dahilan ng iyong pagkatuto at hindi mo na ito uulitin ngayon. May mga bagay man na hindi mo nagawa noon, pwede mo naman itong gawin ngayon, di ba? The moment you stop letting this past regret control your present, sigurado ako magiging masaya ka. Gagaan ang buhay mo. Parte naman ang pagsisisi sa buhay natin. Lahat tayo ay makakagawa ng kamalian. Pero kapag ito na lang lagi ang tatakbo sa isip mo, mawawala na rin ang kaligayahan mo. Learn from the past, but live in the present. Your future self will thank you for it. Number 3, mga bisyo. Alam ko na maraming tao na ang may bisyo. Lagi nating naririnig, ang health is wealth. Pero ang tanong, inalagaan mo ba ang sarili mo? O pinapakain mo ito ng basura? Sigarilyo, alak, droga, junk foods, nagpupuyat, at iba pa. Yan ba ang ginagawa mo? Kapag apektado na ang kalusugan mo, apektado rin ang kaligayahan mo. Kapag malusog tayo, ang dami nating magagawa sa buhay. Ang dami nating mararanasan. And enjoy life to its fullest. Ayon sa pananaliksik, ang regular na pag-iehersisyo ay hindi lamang pinapanatili ang hugis ng iyong katawan. Ngunit meron din itong malaking epekto sa iyong mental health. Exercise can boost your mood, improve your sleep, and even help manage stress levels. Pero habang tumatanda na tayo, tinatamad na tayong mag-exercise. Di ba? Minabaliwala na natin ang ating katawan. Siguro sobrang busy lang natin. Wala na tayong panahon para magpapawis. Kulang rin ang budget pambili ng mga vitamins. Lahat ng ginagawa natin sa ating katawan, positibo man o negatibo, mararanasan natin ang epekto nito sa hinaharap. Kaya ngayon pa lang, huwag nating baliwalain ang ating sarili. Hindi naman ibig sabihin na dapat tumakbo ka ng ilang kilometro. Nakakatulong na rin ang paglalakad sa labas as long as may pisikalan kang ginagawa. Hindi yung kain-tulog ka lang. A healthier body often leads to a happier mind. If you want to age joyfully, sanayin mong igalaw ang katawan mo. Number 4, taas ng ego. Habang tumatanda na tayo, marami na tayong nararanasan sa buhay. Lahat ng ups and downs, tagumpay at kabiguan, saya at lungkot ay nararanasan natin. Lahat ng nararanasan natin
ay sobrang napakahalaga kasi may leksyon itong dala. Pero ito rin ang dahilan kung bakit tumataas ang ego natin. Akala kasi natin na lamang na ang ating kaalaman sa mga nakababata sa atin. But the Bible teaches us about the value of humility and the dangers of a bloated ego. It can suggest that an inflated ego can lead to suffering as it distorts our perception of ourselves and the world around us. If we are not careful though, we could be influenced by people in Satan's system who are proud and selfish. Kaya kung gusto mong mamuhay ng walang kaaway, payapa at masaya, tanggalin mo ang pagka-egotistiko mo. Number 5, pagtimtim ng sama ng loob. Alam kong nasaktan ka na at nagalit ka na ng sobra. Tapos may kinimtim ka pa ng sama ng loob. Ako rin. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na sa pamamagitan ng pagtimtim ng sama ng loob, nilalason ko lang pala ang sarili kong isipan. Nawawala ang aking peace of mind. Parang literal na may binitbit akong mabigat na bagay, tapos yun ang nagpapahina sa akin. At hindi na ako masaya. Tapos yung taong kinaiinisan ko, ay parang wala lang. Masaya pa rin siya. Parang walang nangyari. Ako lang pala ang nagbitbit ng negatibong emosyon. Kaya nagpasya akong bitawan ang sama ng loob. Hindi madali, pero kinakailangan. Pinapatawad ko siya, hindi lang para sa kanya, pero para rin sa ikakabuti ng sarili ko. Nung nabitawan ko na ang sama ng loob, naging magaan at payapa na ang aking isipan. Lalo na tumatanda na tayo. Madali tayong magkasakit kapag may negatibong emosyon na kinimtim natin. Kaya bitawan mo na ang negatibong emosyon na yan at palitan mo ng positibo. Number 6, perfectionist. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging perpekto. Ano ang perfectionismo? Ang paniniwala na ang isa ay kailangang maging lubos na perpekto sa lahat ng kanyang ginagawa. Pero ito ay nagpapahirap sa isipan ng maraming tao. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng matinong paghahangad na maging mahusay at ng nakapipinsalang pagpupursige para sa isang imposibleng mithiin. Ang mga taong nagsisikap na maging mahusay ay maaaring may matinding hangarin na maging maayos at organisado at mataas ang inaasahan sa kanilang sarili. Subalit, tinatanggap din nila ang kanilang mga pagkakamali at may positibong mga paraan ng pagharap sa mga ito. Sa kabilang dako naman, ang mga perfectionista ay laging nababalisa na baka sila magkamali. Meron silang napakataas na mga pamantayan. You see, while it's great to aim for excellence, constantly chasing after perfection can actually be detrimental to our happiness. Hindi kasi realistic ang perfection. It sets up an impossible standard that we can never truly achieve. This constant pursuit can lead to stress, anxiety, and disappointment kapag hindi natin naabot ang inahangad natin. Kung ang iyong mga pamantayan ay napakataas, maaari itong humadlang sa'yo na kumilos. Baka masumpungan mo na iniiwasan mo ang paggawa ng anumang bagay na bago, o baka ipagpaliban mo ang paggawa ng mahalagang bagay dahil natatakot kang mabigo. Baka madama mo pa nga na tinatanggihan mo ang sinuman na hindi nakatutugon sa iyong mga pamantayan. At maaaring masumpungan mo ang iyong sarili na walang mga kaibigan. Isaalang-alang natin ang pananalita sa Biblia na nasa Ecclesiastes 7:16. Huwag kang maging sobrang matuwid o mag-astang napakatalino. Bakit mo ipapahamak ang sarili mo? Try embracing the concept of good enough. Recognize that you're human and that mistakes and flaws are part of life. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mo na kailangan mag-improve. It means you appreciate your efforts and progress without berating yourself for not being perfect. Number 7, laging nag-iisip sa kinabukasan. I'm sure sasabihin mo, paano ko mababago ang buhay ko kung hindi ako nag-iisip sa future ko? Tama ka naman. Ang punto ko lang, pagplanuhan mo ang kinabukasan mo. Pero, sa ngayon ka mag-focus. Pag-isipan mo ang ngayon. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, positibo man o negatibo, yan din ang maging resulta sa hinaharap. Kapag kasi palagi tayong nakapokus sa hinaharap, makakaligtaan natin ang ngayon. We overlook the beauty of the moment, the joy in the now. We become so fixated on what's to come that we forget to enjoy what is. May stress lang tayo sa kakaisip sa mga bagay na hindi pa dumating o hindi pa nangyayari. Bakit natin iniisip ang kinabukasan? Eh, hindi naman natin kontrolado yun. If you want to age joyfully, learn to live in the present. Enjoy each moment as it comes, savoring the experiences and emotions it brings. Pero hindi ko sinasabi na huwag kang magplano. Dapat balansehin mo rin ang sitwasyon. Panoorin muna natin ito saglit.
There's a saying, yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Number 9, kinakatakutan ang pagtanda. Tanggalin mo ang takot na ito. Dahil tayong lahat naman ay tumatanda. Kaya nga bawat araw ay kailangan nating maging masaya. Para sa pagtanda natin, may magandang nangyari sa buhay natin at masaya tayong lilisan. Isipin mo, kada taon may nararanasan tayong bago at may natutunan din tayo. We become more self-aware, more resilient. We learn to appreciate the things we often took for granted in our youth. Bakit pa tayo matatakot sa ating pagtanda? Hindi naman natin hawak ang sitwasyong ito. Kahit ano pang gawin natin, tatanda talaga tayo at mamamatay. Kaya huwag tayong mabuhay sa takot. We need to let go of this fear and start viewing aging as a beautiful and natural part of life. We can truly begin to age with joy and happiness. Enjoyin natin ang ating paglalakbay. Tanggapin natin ang mga pagbabagong dumarating at palagahan natin ang ating natutunan. Alam ko na mahirap tanggalin ang mga bad habits, pero makakaya natin. Hindi tayo pabata. Kailangan nating yakapin ang katotohanan. Gagaan ang ating buhay kung wala tayong iniisip na nakakasira ng ating peace of mind. Tandaan mo na hindi dapat natin iniisip na nadadagdagan ang ating edad. Pero habang tumataas ang ating edad, dagdagan natin ang ating kaligayahan.